Michael Jackson single White Glove ay isa sa kanyang trademark. Isang iconic image para ipakilala ang kanyang sarili as an artist. Nagpasigat pa dito ay dahil sa kanta niyang Billie Jean. Kaya siya tinaguri ang The Glove One. Hi, Deep Talkers! This is John Merde Guzman. Pag-usapan natin kung bakit nga ba nagsusuot si Michael Jackson ng glove at saan ito nagmula. Welcome to my YouTube channel. Ow! I love you, Manila! Babasahin ko na lang sa inyo, no, kasi ang hirap ko pisaduhin ito. So okay, mga 40 years na nakalipas, sinabi ni John Keehy, isang music head sa Hollywood Film Production Company, na isa daw siya sa mga witness kung bakit nagsuot at nakilala ni MJ ang glove. Isa si John Keehy sa mga magde-design ng music video ng The Jacksons noong 1980. Ang kantang ito sa album na yon ay yung Can You Feel It? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Pagtapos nila mag-brainstorming at pakinggan yung acapella ni MJ, inutusan si Keehy na i-tour si Michael Jackson sa production facilities ng company. Doon nila nakilala ang chief film editor na si Rick Ross. Nagugupit or nag-e-edit siya sa isang TV commercial nung time na yon. So yun na nga, sabi, di ba, nagugupit or nag-e-edit si Rick Ross nung nakita nila Keehy at ni MJ dun sa studio. Then nakasuot si Rick ng white glove sa kaliwa niyang kamay habang inaayos yung film. Tapos parang biglang nagkaroon or nagka-interest si Michael Jackson sa glove. Then marami siyang tinanong about dun sa glove, kasama na yung kung mapapahiram daw siya ng isa. And sabi nila, the rest is history. Sa kabilang banda, meron ding mga nagsasabi na yung glove daw ay dahil na din sa pagkakaroon niya ng vitiligo. Sinabi ng actress na si Cecily Tyson na iisa lang daw ang fashion designer nila ni Michael Jackson noong 1980s. At dahil nga napansin nilang nagde-develop na yung vitiligo ni MJ na nagsisimula sa mga daliri, kasi yung vitiligo ganun, di ba? Pag may nakita kayo ng mga taong may vitiligo, nag-start talaga dito sa mga fingertips. So pinagawan niya daw si MJ ng glove sa nasabing designer. Sabi, hindi ko alam. Hindi din natin masasabing tama sila kasi hindi naman laging suot ni MJ yung glove, di ba? Makikita talaga natin na nagsusuot lang si MJ ng glove para magkaroon ng signature sa iba niyang mga songs or performances. Punta tayo kung bakit nga ba nagsusuot si Michael Jackson ng glove. MJ performance style is heavily influenced by Charlie Chaplin at yung mime artist na si Marcel Marceau. So sinabi din ni MJ kung gaano siya na-influensya ni Marcel sa kanyang mga performances. Lalo na on how he defined the law of gravity, 'di ba? Pagka nakita niyo mga moves ni Michael Jackson, 'di ba talaga? Alam mo. 'Di ba alam mo nag-aano talaga siya ng gravity. Pagka nag-aano siya ng nag-aano siya, para sa lang siya nag define ng law of gravity. So naging magkaibigan silang dalawa ng halos 2 decades. So ano nga ba 'yung mime? Siyempre, mime is a form of entertainment na ginagamitan lang ng gesture, mimic, and dance, not word. So, noong unang panahon, ang purpose ng gloves ay para makita yung performer or yung galaw nito sa malayo. So, yun yung daw yung purpose ng gloves noong unang panahon para makita sa malayo yung mga performers or yung mga galaw nito, diba? Katulad ni Bob Posey na nagsusuot din ng gloves sa kanyang mga performances, sinabi din na na-inspired din si MJ. So hindi rin nagtagal na yung glove ay binalutan ng sequence at yun yung ginamit ni MJ sa 25th anniversary ng Motown noong 1983. So kayo, ano yung pinaka tingin yung totoo sa mga speculation na to or kung saan nga ba nagmula o bakit nga ba gumagamit sa MJ ng gloves? Comment lang kayo dyan sa comment section and suggest na rin kayo kung anong gusto nyo pag-usapan natin sa susunod na video. Kung nagustuhan nyo yung video nito, syempre huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Kung hindi naman, edi don't. Maraming salamat sa panonood ng video nito. God bless you all.